Lumipas ang ilang buwan, naging stable ang pasikreto naming relasyon ni Victoria. Kahit ba hindi na ako madalas nakakabalik sa isla, ay naiintindihan ako ni Victoria. Ako na din ang sumuporta sa pag-aaral niya para hindi na mahirapan ang magulang niya. Seryoso na ako kay Victoria. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi pa lang ako makakuha ng tiyempo, pero balang araw ay maisisigaw ko sa buong mundo na si Victoria ang nilalaman ng puso ko. Pumasok bigla si Dad sa opisina ko, kaya agad kong pinatay ang cellphone kung si Victoria ang wallpaper. "Edward!" Sigaw ni Daddy at hinampas ang table ko. Nainis naman ako sa inasta nito, kaya napatayo ako. Bakit ngayon ko lang nalaman na hindi natuloy ang pagbenta mo ng lupa sa Mindoro? Sigaw nito. Bigla akong kinabahan. "Dad, hindi mo pa rin nabenta yon? Let me explain." "What, Edward?" Dinuro niya ako. "You're still a failure." Napalunok ako sa sarili kong laway. Parang pinukpok ng martilyo ang puso ko sa sinabi nito. "I am doing my best." Nagkaroon na ng buyer ang lupa natin sa puerto at meron ng contract. "Your marketing skills aren't good. Sayang ang pagpapaaral ko sa'yo. Kung nabubuhay lang si Karen, I bet she's better than you." Tinalikuran ako ni Dad. Binagsak ko ang folders na nasa harapan ko. Dahilan para mapalingon siyang muli sa akin at titigan ako ng masama. "Pinagdadabugan mo na ako ngayon? How dare you?" "Aniya, patay na si Karen. Yet, you can't respect her resting in peace." Sigaw ko. Lumapit sa akin si Dad. Nagulat ako nang hawakan niya ang kwelyo ko. "Dahil bobo ka." Sigaw nito sa mukha ko. Hindi ko napigilang mapaluha. "Tinuringan kang tagapagmana ng kumpanyang ito. Hindi mo kayang i-handle. Ang tanga-tanga pa rin kahit tandang-tanda mo na." Sigaw nito sa akin. Tinulak ko si Dad. "Dahil hindi niyo ako tinuruan at natutukan ng bata ako, kayo rin ang dahilan kung bakit lumaki akong bobo." Paliwanag ko habang ako'y galit na galit. Nagulat ako nang bigla akong suntukin ni Dad sa mukha. Napahawak ako sa pisngi ko. Namanhid ito dahil sa lakas ng kanyang suntok. "If I am a failure, you are also a failure. You failed as a father." Bulong ko habang lumuluha. Kinuha ko ang bag ko at binulsa ang cellphone ko saka lumabas ng opisina ko. Iniwan kong nakatulala si Dad doon. Napansin ko ang pagtitig sa akin ng mga staff sa building habang naglalakad ako. Maraming nakapila sa elevator. Nang bumukas ito, ay nauna akong pumasok. Ayoko ng kasabay. Cold kong sambit. Agad na matras ang lahat. At pinindot ko ang ground floor. Nang sumarado ng elevator, ay nilabas ko lahat ng luha ko. Napasandal ako at napapikit sa railing. Lumuha ako ng lumuha hanggang sa tumunog ang elevator. Pinunasan ko ang luha ko bago lumabas at mabilis na naglakad patungo sa kotse ko. Pagpasok ko sa kotse ay napatingin ako sa salamin. Nakita kong dumudugo ang pisngi ko. Pero hindi ko na yon pinansin at mabilis na nag-drive. "I need you, Victoria." Bulong ko. Napangiti ako habang kinakabit ang malaking picture frame namin sa sala. Family picture namin ito. Sinabit ko rin ang mga graduation pictures ko noong elementary at high school. Ang bilis palang magsaing dito sa rice cooker, ani ni Mama. "Napakaganda ng TV na ito. Napakalaki ng utang na loob natin kay Edward," ani ni Papa. "Hindi ko na kailangan magsibak ng kahoy ha. Napadali lahat," ani ni Kuya. Napangiti ako sa mga komento nila. "Uuwi ba si Edward ngayon? Maghahanda ako ng paborito niyang cream dory.
ani ni Mama. Napatingin ako sa cellphone ko. Nag-text si Edward, pero kaninang hapon iyon. Baka mamayang gabi pa siya makauwi. Bulong ko. Ipaghahanda ko pa rin. Pakainin mo na lang kapag dumating. Ani ni Mama. Tumango naman ako. Pumasok ako sa kwarto ko. Oo, nagkaroon na ako ng sariling kwarto at sariling kama. Queen size ang kama ko at binilhan ako ni Edward ng study table. Binigay niya sa akin ang pinaglumaan niyang laptop para daw sa research paper namin o thesis sa school. May magagamit ako. Ang swerte ko naman sa'yo. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Bulong ko. Napatingin ako sa study table ko na may picture namin ni Edward na nakadikit sa pader para ganahan akong mag-aral. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ay narinig ko ang pagkatok ni Edward sa main door. Agad na nabuhayan ang dugo ko at kinilig. Tulog na sila Mama, kaya tahimik ang bahay. Rinig na rinig kapag may kumakatok. Halos patakbo kong binuksan ang pinto. Edward! Pagbukas na pagbukas ko, ay bigla ko siyang niyakap. Sobrang higpit ng yakap niya, para bang hindi na ako makahinga. Edward! Bulong ko at tinapik ang likod niya para bitawan ako. Humiwalay siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang dumudugo niyang pisngi. Hala! Sambit ko at hinawakan ang pisngi niya. It was my dad. He punched me after kong sagutin siya. Bulong nito at nakita ko ang pagtulo ng luha niya. Agad ko siyang niyakap. Hinila ko ang kamay niya patungo sa kusina. Pinuksan ko ang ref at kumuha ng cube ice at nilagyan ang pisngi niya. Nakatitig lang siya sa akin. Wala akong makita sa mga mata niya kundi lungkot. Sandali, pwede mo bang hawakan muna ito? Kukuhanin ko yung first aid kit, sambit ko. Tumango siya at hinawakan ng cube ice. Nagtungo ako sa kwarto ko at kumuha ng ointment. Hindi pa ako nakakalabas ng kwarto ay biglang pumasok si Edward. Hindi na niya hawak ang cube ice. Naupo siya sa dulo ng kama ko at tinabihan ko naman siya. Bakit mo naman sinagot ang dad mo? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan kong nilagyan ng ointment ang pisngi niya. He called me bobo at tanga. Dahil hindi ako magaling sa marketing at wala silang napapala sa akin. He even compared me to Karen. Sinagot ko siya at sinabi kong failure din siya bilang ama. Kwento niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang sakit ng mga salitang binitawa ng dad niya. Kumain ka na ba? Pag-iba ko ng usapan. I am not hungry. Gusto mo maglakad sa dalampasigan? Tanong ko. Umiling siya. Nang matapos kong gamutin ang pisngi niya at lagyan ng band-aid, ay napakamot ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung paano siya papakalmahin. Sobra siyang nasaktan. Edward, nagulat ako nang hilahin niya ako sa kama. Napahiga ako. Bigla niyang pinatong ang ulo niya sa dibdib ko. Namula naman ang mukha ko sa ginawa niya. I can hear your heartbeat. Pulong niya. Edward, can we please stay like this? Niyakap niya ang baywang ko. I love you, Victoria. Bulong niya. I love you too, Edward. Sagot ko dito. Dito na lang ako sa piling mo. Dito lang ako masaya, Victoria. Sa'yo lang ako nagiging masaya. Lumipas ang ilang buwan. Ngayong araw ay birthday ko. 19th birthday ko. At sobrang kinikilig ako habang naghihintay sa pag-uwi ni Edward. Nakaupo lamang ako sa malaking bato malapit sa dalampasigan. Nakita ko namang papalapit sa akin si kuya. Nasa likod ang mga kamay nito. Happy birthday! Bati sa akin ni kuya.
Nagulat ako nang abutan niya ako ng isang rosas at isang paper bag. Sinilip ko ang paper bag. Hala, nag-abala ka pa talaga. Ani ko at kinuha ang binigay niya. Sana magustuhan mo. Ani ni kuya. Kinuha ko ang laman ng paper bag. Isa itong off-shoulder lettuce crop top. Napakaganda nito. Lalo na at kulay old rose pa. Napatingin ako kay kuya na nakangiti sa akin ngayon. Paanong hindi ko ito magugustuhan? Eh ikaw ang nagbigay nito sa akin. Ginugulat mo naman ako kuya. Big time ka na ba ngayon? At nagre-regalo ka na. Pang-aasar ko. Birthday mo. Once in a year lang naman. Aniya. Niyakap ko si kuya. Maraming salamat. Bulong ko. Suotin mo yan pagdating ni Edward. Para maganda ka. Aniya. Napatingin ako at mabilis na tumango. Anong oras pupunta si Edward? Tanong niya at humiwalay sa yakap ko. Sa totoo lang kasi, binati na niya ako kaninang 12 a.m. Tapos nag-iwan siya ng message sa akin. Nag-send pa ng picture namin. Tapos may I love you. Pero hindi niya binanggit kung uuwi siya. Sabi niya lang, may pasok sila at may darating na taga-ibang bansa na business partners nila. Kwento ko, ganun ba? Intindihin mo na lang palagi si Edward. Malamang pagodin yan at CEO. Tapos, napakatagal ng biyahe papunta dito. Ani ni kuya, tama ka, ayos lang naman. Bulong ko, pero gusto ko pa rin makita si Edward sa personal at hindi lamang sa video call. Iba pa rin ang physical touch. Maiba ako, makikipagkita ako bukas doon sa kausap kong babae online. Aniya, napatingin ako kay kuya na maganda ang ngiti. Mukhang handa nang umibig muli si kuya. Yung Kay? Tanong ko. Oo, ilang buwan na rin kami nag-uusap. Sobrang gaana ng loob ko sa kanya. Aaminin kong gusto ko na rin siya kahit na online lang kami nag-uusap. At first time namin magkikita bukas. Ani ni kuya. Oh, alam na ba niya ang background mo? Hindi na ba mala Ella yan? Tanong ko. Alam mo Vicky, ito yung mas nagustuhan ko sa kanya. Vicky. Tanggap niya ako. Lahat ng tungkol sa akin, sinabi ko na. Pero nandito pa rin siya. Alam niyang hindi ako nakatapos ng pag-aaral at elementary lang ang natapos ko. Alam niya rin ang pinagdaanan ng pamilya natin. Sinabi ko rin kung paano at gaano tayo kahirap at unti-unti namang guminhawa. Pati ang pagko-construction ko, suportado niya. Iniisip ko nga, gusto ko siyang pakasalan. Kwento ni kuya. Ha? Kasal agad? Gulat kong tanong. Oo sana. Kaso, baka hindi pa pumayag si mama. Alam mo naman, marami pang responsibilidad dito sa bahay. Tapos, hindi ko pa kaya bumuhay ng isa pang pamilya. Ani ni kuya. Sabagay, pero promise, kapag naging nurse na ako, susuportahan din kita. Ano ka ba Vicky? Obligasyon namin yon. Bilang pamilya mo. Pero obligasyon ko rin tumulong sa pamilya ko. Ani ko kay kuya. Mahinang tumawa si kuya at ginulo ang buhok ko. Nagmamaldita ka na naman. Aniya, sabay kurot sa pisngi ko. Pagsapit ng dilim, suot ko ang regalong damit ni kuya. Nagluto pa si mama ng madaming pagkain para handa ko ngayong birthday ko. Habang patagal ng patagal, ang birthday ko ay nakakalungkot. Wala pa ring reply. Bulong ko. Nasa labas lang ako ng bahay namin at nakatingin sa lakaran patungo ng entrance. Baka mamaya bigla kong makita si Edward na papunta dito sa akin.
napatayo ako nang makita kong may imahe ng lalaki na naglalakad patungo sa akin. Edward, napatakbo ako sa kanya, ngunit nang tapatan siya ng liwanag ay nagkamali pala ako dahil hindi ito si Edward. Ma'am Victoria Salvador? Tanong ng lalaki. Ako nga po, ano pong kailangan nila? Tanong ko at lumapit sa lalaki. Delivery po ako. Galing kay Mr. Edward. Aniya at inabot ang isang kahon at bouquet. Napangiti naman ako. Papirma na lang po dito. Aniya, pumirma ako sa papel na may nakalagay na receive by. Okay na po ma'am, salamat po. Salamat din po. Ingat kayo sa daan. Kinuha ko na ang padala ni Edward at pumasok ng bahay. Oh, nandito na ba si Edward? Tanong nila sa akin. Umiling naman ako. Malungkot kong binaba ang bulaklak sa center table at kinuha ang cellphone ko. Tiningnan ko kung may message na si Edward, pero hindi niya pa rin sinisin ang huling message ko. Muli akong nag-message. Salamat sa regalo. Pinatay ko ang cellphone at binulsa ito. Nakita ko namang inusisa ni Mama ang box. Naupo ako sa tabi ni Mama, sa sopa, saka binuksan ang kahon. Tumambad sa akin ang isang box ng Louis Vuitton. LLV? Nauutal na sabi ni Mama at agad namang sumilip si Papa at Kuya sa amin. Wow! Ang mahal niyan! Ani ni Kuya. Tingnan ko ang maliit na papel. Blossom necklace. White mother of pearl and diamonds. Pagbasa ko. Binuksan ko ng dahan-dahan ang kahon at tumambad sa amin ang kumikinang na kwintas. Teka, sinerch ko sa Google yung price niyan. Tingnan mo, ani ni Kuya at nilapag ang cellphone niya. $12,400? Gulat naming lahat. Agad kong sinarado ang box. Oh, ani ni Papa. Tumingin ako kay Papa. Parang hindi ko matatanggap ito. Bulong ko. Ano ka ba? Nobyo mo ang may bigay niyan. Ani ni Mama. Bagay na bagay lang sa'yo. Ani ni Kuya at kinuha ang box. Binuksan niya ito at nilahad ang kwintas. Kinuha ni Mama ang kwintas, saka sinuot sa akin. Ang ganda talaga ng anak ko. Ingatan mo ito. Huwag mong babasain. Ani ni Mama. Ngumiti lang ako. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga, ay narinig kong kumakatok sa pinto ng kwarto ko si Mama. Anak, bangon na! Sigaw ni Mama. Agad kong binuksan ang pinto at nagulat ako nang makita ko si Mama nakatabi si Edward. Victoria! Aniya! Anak, maiwan na namin kayo ha. Mangingisda ang papa mo at may trabaho ang kuya mo. Sabi ni Mama sabay hawak sa magkabila akong pisngi. Sumimangot naman ako. Kausapin mo si Edward. Dagdag pa niya, sabay lakad palayo. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Napatingin ako kay Edward na nakangiti sa akin. May hawak siyang kape na Starbucks. Good morning, aniya. Inaantok pa ako. Malamya akong sabi at tumalikod. Naramdaman ko na naman ang kamay niya sa bewang ko. Mabilis kong tinanggal ito. Bakit? Nauutal niyang tanong. Anong bakit? Galit ka ba? Bakit hindi mo suot yung nirigalo ko? Tanong niya. Hindi naman regalo yung habol ko ng birthday ko. Edward, hinintay kita. Tapos, ine-expect mong huwag akong magalit. Inis kong sabi. Victoria, I am sorry. Oo, naiintindihan kong busy ka. Pero sana nag-iwan ka man lang kahit message. Sana nag-reply ka. Umiwas ako ng tingin nang maramdaman kong tumulo ang luha ko. I'm really sorry, Victoria. Hindi ko kailangan ng mamahaling kwintas mo.
hindi ko sinasabing hindi ko na-appreciate. Pero kasi Edward, napahinto ako nang yakapin niya ako. Sorry, alam kong hindi na maibabalik yung oras. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Sa susunod na birthday mo, I promise na hinding-hindi na ako mawawala. Aniya, sorry Edward, nasaktan lang talaga ako kasi gustong-gusto kitang makita kahapon. Espesyal na araw ko yun eh. I know, I won't do it again. I am sorry, I love you. Naramdaman ko ang paghalik niya sa tuktok ng buhok ko. I love you too, Edward. 3 years later, ngayon ang anniversary namin ni Edward. Matagal kaming hindi nagkita dahil busy ako kaaaral. Graduating na ako. Sa wakas ay makakatapos na ako ng pag-aaral sa tulong na rin ni Edward. Simula na makilala niya ako ay sinagot na niya ang pag-aaral ko. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Suot ko ang regalo niyang dress sa akin. Kulay old rose ito at may glitters kuno sa paligid ng bandang palda. V-neck ito kung kaya't bahagyang nakikita ang dibdib ko. Pero normal naman ito sa amin ni Edward. Ang nakakatuwa sa kanya ay kahit 3 taon na kami, hindi siya nagbabago. Kahit ba palagi siyang busy, ay hinahanapan niya ng lusot para makasama ako kahit sandali lang. Samantala sila mama ay talagang pinapayagan ako na kasama si Edward, lalo na kapag tabi kami na matutulog. Sobrang taas ng respeto sa akin ni Edward, kung kaya't gano'n na lamang din ang tiwala nila mama at papa sa kanya. He never sexualized me. Reason kung bakit pakiramdam ko, sobrang swerte ko sa kanya. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Nagulat ako nang makita si mama na may dalang bilao ng pansit. Maghahanda kayo? Takang tanong ko. Hindi ba halata? Bawal ba? Natatawang pamimiloso po ni mama. Talaga nga naman, anak mo ba si Edward? Pangaasar ko. Hindi ako nito pinansin at nagtungo na sa loob ng bahay. Kinuha ko ang drawing kong pinatuyo ko sa araw. Parating na kasi si Edward. Epal naman ito at ayaw pang matuyo. Pininta ko kasi ang litrato namin ni Edward. At sana lang ay magustuhan niya ito. Victoria! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Edward. Mabilis kong itinago sa likod ko ang cardboard. Nilayo ko ito sa damit ko para hindi magulo. Edward, ani ko, let's go. Napataas ang kilay ko. Hinawakan niya ang braso ko at hinila. Nauna siyang pumasok-papasok ng bahay. Hindi ko naman maisip kung bakit ganito ang akto niya. Nakakatampo na hindi man lang siya humalik sa akin. Nakakaasar, bukod na sa public place kami, ngayon ay hindi man lang niya ako binate ng may sweetness na kinaugalian niya. Ang nakapagtataka naman ay maayos ang damit niya. Nakapolo siya at pants. Nakajal pa ang buhok nito. Mukhang galing siya sa trabaho. Pero madalas ay suit ang suot niya dahil parang uniforme. Ano kayang meron? Ang ganda ng ngiti niya pero pakiramdam ko may kakaiba. Nandito na sila. Nanlaki ang mga mata ko sa sigaw ni kuya. Hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay biglang may tumunog na malakas na musika. Tanging instrumento lamang ang naririnig ko at walang liriko. Binaba ko ang pininta ko sa lamesa. Hoy! Tawag ko kay Edward. Ngumiti siya ng tipid, saka hiningi ang kamay ko. Sinarado ni kuya ang pinto at mga bintana. Napukunot naman ang noo ko. Tinanggap ko ang kamay ni Edward at dinala niya ako sa gitna ng sala. Let's dance, my queen. Aniya, dahilan para kiligin ako. Palagi niya akong tinatawag na reyna. Marahil
ay ganoon ni ako kamahal na nakukumpara niya sa Reyna. Dahan-dahan niya akong isinayaw. Mabuti na lang at may alam rin akong ganitong klase ng slow dance. Naririnig ko naman ang pagtunog ng kamera ni Kuya. Napatingin ako sa kanila at nagulat ako nang makitang umiiyak si Mama. Bakit? Nag-aalala kong tanong. Shhh! Man naman! Bulong ni Papa kay Mama. Niyakap ni Mama si Papa. Napatingin ako kay Edward nang bumuntong hininga siya. I'm sorry. I can't do this in public, but I still want to make it simple but special. Aniya, pinatay ni Kuya ang tugtog at nakatingin kaming lahat kay Edward. Sorry, I am too excited. Aniya, ano bang pinagsasasabi mo? Inis kong tanong dahil hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Vicky, napalingon ako kay Kuya. Bigla niya akong nilagyan ng blindfold. Wow ha, talaga nga naman, sambit ko. Na ganito pa sila, alam ko naman ang surprise ito. Dahan-dahan lang ha, bulong ni Edward. Lumakad na kami, alam kong papunta ito sa kwarto ni Kuya. Ano kayang meron? Pagdating sa kwarto at pagkasara ng pinto ay tinanggal na ang panyo sa mga mata ko. Gusto kong umiyak sa nakikita ko ngayon. Will you marry me? Will you spend your whole life with me? Napalunok ako sa sarili kong laway at nagpipigil ng iyak. Nakaluhod lang naman sa harapan ko ang isang Edward Salvador habang may hawak na singsing. Tumugtog muli ang instruments. Napatingin ako sa paligid. Nakita ko ang lobo na may nakalagay na "Will you marry me?" Pagkatapos ay puro rosas ang nasa paligid. May cake and cupcakes sa gilid at mga bulaklak. Yes! Sagot ko. Mabilis na tumayo si Edward. Sinuot niya ang singsing sa akin at niyakap ako. Magiging asawa na kita. Narinig ko ang pagpalakpak nila Mama. Sobrang proud naman si Papa sa nasaksihan niya. Hoy! Bakit may ganito? Hindi ko expected. Naiiyak kong sambit. Nakita kong umiiyak na si Mama. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Iba na ang magiging apelyido mo anak. Tinapik ko ang likod ni Mama. Ma, pangarap ko kasing makuha yung apelyido niya. Kinikilig kong sambit. Happy anniversary! Bulong ni Edward sa tenga ko. Humiwalay ako kay Mama at nilingon si Edward. Inabot niya ang bouquet. Sobrang laki nito at mabigat. Sobrang thank you, sabi ko at niyakap si Edward. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Sa harapan pa nila Mama. Shh! You're going to be my wife soon. Huwag ka nang mahiyakin na Mama, sabi niya, sabay ngiti ng nakakaloko. Edward naman! Pagsapit ng gabi, matapos kaming kumain, ay nakahiga na kami ni Edward sa kama ko at yakap-yakap ko siya. Ilang anak ba ang gusto mo? Tanong ko dahil bigla akong na-curious. Kung ilan ang kaya mo? As long as you're okay with it, then go. Bumangon ako at umupo sa tabi ni Edward. Paano kapag isa lang ang kaya ko? Panluloko ko. Okay, then we're having one baby. Aniya, paano kapag ayoko pala? Ayaw mo magkaanak sa akin? Don't you love me anymore? Nagulat ako nang bigla siyang napabangon at para bang iiyak na. Aping-api ka na naman, niloloko lang naman kita. Pero alam mo, sobrang happy ako na iniisip mo magkakababy ka sa akin. Kahit na ang dami nagkakagusto sa'yo na mas maganda, na mas sexy pa. Shhh! Bigla niya akong hinila. Dahilan para mapahiga ulit kami. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. You know that I don't care if there are lots of girls. You're the only woman who matters to me. Yes, ang dami nga nila na kahit pumaligid sila sa akin. You're the most gorgeous, the sexiest. Aniya,
Napairap naman ako. Nambola ka pa. I love you, my fiancé. Bulong niya, sabay halik sa buhok ko. I love you too, my soon-to-be husband. Kinasal kami ni Victoria sa West. Binayaran ko ang mayor upang hindi magsalita tungkol sa kasal namin ni Victoria. Nakatitig lang ako ngayon kay Victoria na natutulog sa passenger seat. Nakasuot pa rin kami ng wedding attire at handa na magtungo sa yate. Asawa na kita. Naluluha kong sabi dahil sa sobrang saya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ang labi niya. Dahilan para maalipungatan ito. Nag-inat pa siya bago imulat ang mga mata niya. Edward, aniya at tumingin sa paligid. Lalabas tayo ng kotse at exactly 7 p.m. Madilim na noon, sabi ko at hinawmi ang buhok niya. Ngumiti siya at kinurot ang pisngi ko. Asawa ko, malambing niyang sambit. Napangiti naman ako. Tila ba musika sa aking tenga ang malambing niyang boses. We're already together for 3 years and I still feel the butterflies. I love you, asawa ko. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit? Tanong ko. May tawagan na tayo? Asawa ba? Tanong ko. Tumango siya at ngumiti na matamis sa akin. Kumain ka muna. Nag-drive-thru ako. Habang tulog ka, sabi ko at kinuha ang Starbucks sa backseat. Wow! Ang sarap naman ito. Aniya sa slice cake. Binuksan niya ang lalagyan at kinuha ang tinidor. Kumain siya at sinubuan pa ako. Pagsapit ng alas 7, natapos kami kumain, ay nakita ko na ang bodyguard kong naglalakad patungo sa akin. Lumapit siya sa bintana ko. Kinatok niya ang bintana, kaya binaba ko ito ng bahagya. Lumabas kami ng kotse, wala nang tao sa daan. Sinundan namin ang bodyguard ko. Patungo sa yate. May musika doon at madaming bulaklak ang paligid. For newlywed. Pagbasa ni Victoria sa karatula. Let's enjoy our first night as a husband and wife. Sabi ko at nilahad ang kamay ko. Nakangiting tinanggap ito ni Victoria. Sumakay na kami sa yate. Naroon ang driver ko at sumaludo sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Kasama niya muli ang anak niya na naka-uniforme din at mukhang pagsisilbihan kami. Sir, magdi-dinner na po ba kayo? Tanong ng binata sa akin. Tumingin ako kay Victoria. Narinig ko ang pagbukas ng makina ng yate. Gutom ka na ba? Tanong ko kay Victoria. Umiling naman ito. We'll tell you if you would like to eat. Sabi ko. Tumango ang binata at yumuko. Umandar na ang yate. Kaya hinila ko na si Victoria patungo sa nguso ng yate kung saan madadama mo ang hangin at alon. Ang ganda. The night sky. Bulong ni Victoria habang nakatingala sa langit. Paborito mo talaga ang kalangitan. Lalo na kapag gabi, no? Oo, simula bata ako. Alam mo naman, adik ako sa buwan. Minsan kong pinangarap makapunta dyan. Aniya, hinawakan ko ang baywang ni Victoria upang mapalapit siya sa akin. Sinandal niya ang ulo sa balikat ko. Malapit na kami sa gitna ng dagat. Hinihintay kong makita ang sorpresa ko sa kanya. Biglang namatay ang ilaw ng yate. Pati ako ay nagulat nang lumitaw ang fireworks. Wow! Edward, ang ganda! Sambit niya. Nilabas ni Victoria ang cellphone niya at kinuha na ng litrato ang mga fireworks. Did you like it? Tanong ko. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong niya. Tumango ako at hinalikan ang noo niya. Palagi mo na lang ako sinosorpresa, asawa ko. Aniya at napapout pa. Sobrang cute niya. Nakakagigil. Hindi ako makapaniwala. Mag-asawa na tayo. Legal na. Aniya. Me too.
but I will marry you again, Victoria. Sa harap naman ng altar, nag-iba ang tugtog ng speaker at naging slow dance ito. Hinawakan ko ang kamay ni Victoria at nilagay sa balikat ko. Hinawakan ko ang baywang niya at nilapit sa katawan ko. Muli niyang sinandal ang ulo niya sa dibdib ko. Narinig ko na yung tibok ng puso mo. Aniya, napangiti naman ako. Dahan-dahan ko siyang sinayaw habang nakadikit lamang ang ulo niya sa dibdib ko. Halos isang oras kaming ganun. Nagugutom ka na ba? Tanong ko. Hindi nga eh, parang busog ako kaso masakit na ang paa ko. Aniya, napatingin naman ako sa heels niya. Let's get some rest. Tanong ko. Tumango siya. Inalalayan ko na siya papasok sa loob kung saan may kwarto. Sobrang daming rose petals ang nasa hallway patungo sa kwarto namin. Wow! Ang ganda! Elegante! Bulong ni Victoria. Pagpasok ng kwarto ay marami pa ring petals sa sahig at ang kama ay may hugis puso na petals. Teka, picturean ko lang bago alisin. Aniya, tumango ako at pinanood siya. Nang matapos ay tinanggal na niya ang heels. I'll take a shower first, sabi ko at kinuha ang tuwalya. Nagtungo ako sa banyo at naligo ng mabilis lamang. Nang matapos ako ay si Victoria naman ang naligo. Nahirapan daw siya tanggalin ang makeup niya. Inayos ko naman ang gamit namin at tinanggal ang petals sa kama. Binuksan ko ang lampara sa gilid at pinatay na ang ilaw. Nahiga ako sa kama at binuksan ang social media accounts ko. Thanks God at wala pang issue na kinasal ako. Sana ay wala mo nang makaalam. Gustong gusto ko nang ipagsigawan na asawa ko si Victoria. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ayokong masaktan si Victoria. Ayokong saktan siya ng mga magulang ko. Naramdaman ko ang pagtabi ni Victoria sa akin. Pinatay ko ng cellphone ko. Ang lambot ng kama na to. Mas malambot kaysa sa kama ko. Aniya, hindi ka ba nahihilo? Wala na namang alon. Tahimik na ang dagat. Sabi ko, oo nga eh, ang mahal siguro ng yate mo. Aniya, umiling ako. Hinila ko ang braso niya at niyakap siya. Napansin ko namang nakasuot siya ng sandong kulay red na pangtulog. Wala siyang bra. Why are you wearing that thing? Tanong ko. Never siyang nagsando kapag matutulog kami. Si mama ang nagsabi. Aniya, oh shit, are they allowing me to take their child? Is that the kind of permission? Papayag ka na ba? Tanong ko. Na ano? As you can see, this is our honeymoon. Oo. Umupo ako at napabuntong hininga. Should we do it? If you're not yet ready, I can still wait. Kasal na tayo, ani ni Victoria. Napatingin ako sa kanya at ngumiti siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang pisngi niya. Nakaibabaw na ako sa kanya. Hinalikan ko ang labi niya. Hindi niya ako pinigilan at tumugon siya sa bawat halik ko. Wait, are you sure? Tanong ko. Ayoko lang na maisip niyang ito ang habol ko sa kanya. Mahal kita. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo ng buong buo, Edward. Napangiti ako at tinuloy ang paghalik ko sa kanya. Napalunok ako at narinig ko ang pintig ng malakas na tibok ng puso ko. Nakaramdam ako ng init. My body once more. Victoria? Tawag ko sa kanya. Bakit? Pangit ba ang katawan ko? Tanong niya. Umiling ako at hinalikan siya sa labi. No, it's perfect. Ngumiti siya at muling napapikit ng halikan ko ang labi niya. Ngumiti ako at pinunasan ang pawis niya. Hinalikan kong muli ang labi niya. Mahal na mahal kita. Bulong ko kay Victoria.
Mahal na mahal din kita, Edward. Hanggang sa tuluyan na akong inangkin ni Edward. Are you okay? Tanong ni Edward. Oo, mahina niyang sambit. Hinila ko ang kumot at binalot ito sa katawan namin. Binuhat ko ang ulo niya at ipinatong sa braso ko. Thank you, asawa ko. Hinalikan ko ang noon niya at labi. Salamat din. First time ko to. At sa'yo ko na ibigay, kaya masaya ako. Aniya, didn't you know that this is my first time too? I never had any intercourse. I am too busy with my family and self-issues. I don't have time to be in a relationship. But then I met you. You changed my world. Bulong ko. Napangiti siya at niyakap ako. Nanghihina na yung mga hita ko. Bulong niya. I look at her. She looks so worried. It's normal. I love you. Niyakap ko siya at niyakap niya rin ako. I love you too, asawa ko. Naalipungatan ako nang marinig ang pag-andar ng yate. Pagtingin ko sa wall clock ay alas 8 na pala. Napatingin ako sa tabi ko at wala na si Victoria. Mabilis ako nagbihis at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Victoria na nasa nguso ng yate at nakatingin sa paligid na puro tubig lamang ang makikita. Did you like the view? Gusto mo bang bumalik tayo rito? Tanong ko sabay yakap sa kanya patalikod. Sinandal niya ang katawan niya sa akin. Nandito ka na pala, asawa ko. Hindi kita ginising dahil naghihihili ka pa kanina. Natatawa niyang sabi. Humiwalay ako sa back hug at hinalikan ang labi niya. Gusto kong bumalik dito. Ang payapa talaga, promise. Nakangiti niyang sambit. Hindi na ba masakit? Tanong ko at hinawakan ang pisngi niya. Hindi na. Kagabi lang. Nakakapagod pala yun. Mabilis akong nakatulog. Aniya, mahina akong natawa. Lahat ng ginawa ko kagabi ay mga napanood ko noong kabataan ko. Babalik na tayo sa inyo. Iuuwi na kita. May pasok na rin kasi ako. After my work, I will come back. Sabi ko, sabay halik sa kanyang noo. Okay lang naman. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Basta sa Monday ha. Graduation ko yun. Ngumiti ako. Congratulations, my wife. Ani ko. Salamat, gagraduate na ako. Salamat sa'yo kasi pinag-aral mo ko. Aniya, everything and anything for you. Nagulat ako dahil pag-uwi ko ng bahay ay puno ng basag na gamit. Nakita ko ang yaya namin na nagsisimula na maglinis. Bullshit, Rodolfo! Sigaw ni Ma'am. Napatingin ako sa hallway ng second floor. Naroon si Ma'am and Dad. Galit na galit ang ekspresyon ng kanilang mukha. Mababawi ko ang pera. Kailan pa? Magtiwala ka naman sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang tabigin ni Mama ang halaman sa table na kaharap niya. Nabasag ito at nakagawa ng malakas na ingay. Ma'am! Dad! Sigaw ko at patakbong umakyat ng hagdanan. Edward! Where have you been? Didn't you check your email? Sigaw ni Mami. Ngayon ay sa akin na nabuntong ang galit niya. Sorry, I met a client but he refused my offer. Sambit ko. Fuck! We are bankrupt! Sigaw ni Mami at napasabunot sa sarili niyang buhok. Ang dami nating empleyado. I have to fire some of them. Wala na silang susweldohin. Aniya, bakit? Tanong ko. He gave all our money to a business partner who we thought that it will become successful. Ang nangyari ay nalugi ang itatayo nilang new business. Dahil habang ginagawa ang building, ay gumuho ito at marami ang na-hospital na kailangan nilang sagutin. Now, all of our money is gone because of that. How can we pay our workers?
Napaawang ang labi ko. We can think of it. Other ways, gawin muna natin ang sinasabi ni Dad. I will find an investors. Sambit ko. Shit! Sigaw niya at pumadyak na nagtungo sa kwarto. Napabuntong hininga ako. We are now facing a big problem. Days later, I found an investor. We are now planning to collide for a project. Hawak ko ang bouquet na ibibigay ko kay Victoria. Dahil nga graduation day nila ngayon, nag-message na ako sa kanya na papunta na ako. Palabas na ako ng opisina nang biglang dumating si Ma'am. Edward, you didn't forget my birthday. Sigaw ni Ma'am sabay lapit sa akin. Napaawang ang labi ko at wala akong nagawa nang bigla niyang hablutin sa kamay ko ang bulaklak. Bineso pa ako nito at bahagyang niyakap. Ma'am, nakalimutan kong birthday nga pala ni Ma'am ngayon. Anak, you're sweet today. Let's go to your dad's office. Meron tayong agenda. Aniya. Napakunot ang noo ko. Kailangan ko nang umalis para makaabot sa graduation ni Victoria. 7 PM ang start noon. Diretso graduation party sila. I need to go. It's urgent. Sabi ko. Why? Mas importante ang pag-uusapan natin? We have guests. Napatingin ako sa wristwatch ko. Maybe next time? Wala nang next time. Can you please cooperate? Limited lang ang time ng mga Espinosa. Aniya, kaya napatingin ako sa kanya. Espinosa? Tanong ko. Yes, sagot niya at hinawakan ang kamay ko. Wala akong nagawa at sumunod kay Mommy. Pwede ko naman sigurong sabihin na malilate ako. Nakarating kami sa office ni Dad. Nakita ko ang isang pamilya. Ang matandang babae na madaming alahas sa katawan. Samantalang ang katabi nitong lalaki ay may katabaan. Sa tabi nito ay isang babae na maputi, makinis, mahaba ang buhok na kulot ang dulo. Mayroong mahahabang kuko at madami ring alahas kagaya ng katabi niyang babae. Mr. and Mrs. Espinosa, this is my son, Edward Salvador. Panimula ni Ma'am. Hello, nice meeting you, iho. Ani ng babaeng madaming alahas. He even bought me flowers. Nakangiting sabi ni Mommy at pinagmayabang ang bouquet na hindi naman talaga para sa kanya. Mukhang napalaki mo ng maayos yan. Matipuno at gwapo. Ani ng matabang lalaki. Kanino pa ba magmamana yan? Natatawang sabi ni Dad. Biglang dumating ang sekretary ni Dad at nag-serve ng wine. Napatingin ako sa babae na mataray kung tumingin sa akin. Sit down anak, ani ni Mommy. Nakaupo ako sa tabi nila, nagmamasid lang sa kanila. So, kailan ang kasal? Tanong ni Dad. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. My son never had a girlfriend, ani ni Dad. Great, walang pagseselosa ng anak ko. Aniya, wait, napatingin sila sa akin. Anong ibig niyo sabihin? Mahina silang natawa. We're getting married, ani ng babae na mataray. Napatayo ako. I'm sorry, but I have to leave, sabi ko. Edward, tawag ni Dad. Mr. Edward, don't reject our daughter. Ani ng babaeng maraming alahas. Nilingon ko sila. Excuse me? Ani ni Ma'am at hinawakan ang kamay ko. Hinila nila ako palabas ng office ni Dad. Ano ba to, Ma'am? Inis kong sabi. Sila lang ang paraan para masalba ang kumpanya na ito. Kukunin nilang kumpanya natin at makikipag-collaborate sila para lang hindi maloos ang negosyo natin. Gigil na sabi ni Ma'am. Then do it. But I am not gonna marry that woman. Inis kong sabi. Iyon ang kapalit. You need to marry their daughter. Ikaw lang ang nag-iisa naming anak.
sigaw ni Mami. Napakuyom ako ng kamao. I am already married. No, I won't. Inis kong sabi. Edward! Ani ni Dad. Bumukas ang pinto at hinila ako ni Dad na parang bata papasok ng office nito. Edward Salvador. Tawag ng babae. Tumayo ito at inilahad ang kamay niya. I am Angel Espinosa, your fiancé. I didn't propose. Edward, saway ni Ma'am. Tinanggap ko ang kamay niya. You're supposed to be happy. I accept this marriage. Magkakaroon ka ng napakagandang asawa. Anya. Oh hell, they didn't know that I have the most gorgeous woman. Her name is Victoria. I didn't agreed. Sabi ko, napataas ang kilay ni Angel at napa-cross arms. Para may problema ata ang anak mo, Dulce. Ani na matandang babaeng puro alahas. No, he will marry your daughter. Ani ni Ma'am, napabuntong hininga ako at nagpipigil ng galit. Tomorrow is your wedding. Nagulat ako sa sinabi ng matandang lalaki. No, I don't want it. Sigaw ko. Edward! Saway ni Dad at hinawakan ng collar ko. Hindi kita pinalaking bastos. How dare you to own my life? Buong buhay ko, naging sunod-sunuran ako sa inyo ni Ma'am. Sigaw ko. Wala akong pakialam kung marinig pa nila. How dare you to talk like that? Sigaw ni Mami at sinampal ako. Pati ang pagpapakasal ko? Kayo ang magdedesisyon? I am not gonna marry that girl. Sigaw ko. You're such a disgrace. Sigaw ni Dad. Tinulak ko siya at agad akong lumabas ng office. Wala na akong pakialam sa kanila. Nagtungo ako sa kotse ko at nag-drive papunta kay Victoria. Napayuko ako habang pinipigilang lumuha. Graduation party na namin. Pero wala pa rin si Edward. Iniisip ko pa kanina na baka na traffic lang dahil malayo ang pinanggalingan niya, pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Nasaan na kaya siya? Bulong ko. Bigla namang lumapit sa akin si John Paul. Alak? Tanong niya. Umiling ako. Hindi ako sanay uminom ng alak at hindi rin ako pala inom. Ganoon din si Edward. Kaya no to alak kami. Hoy! Bakit hindi ka pa nagpapakasaya? Tanong ni Beatrice na bumalik sa table namin para kumuha ng baso. Umiling ako. Hindi ako sanay. Sabi ko at ngumiti sa kanya. Tara na. Aniya. Nagulat ako nang hilahin niya ang kamay ko. Punong-puno ng students ang whole court na nagsisilbing venue ng event namin. Sa gitna ay madaming estudyanteng nagsasayawan. Hindi magkamayaw ang mga ito at ang iba ay parang lasing na. Napatakip ako sa ilong ko dahil naaamoy ko ang hininga nilang amoy alak. Malakas ang tugtog ng speaker. Dahilan para hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Beatrice. Babalik na ako sa upuan. Sigaw ko. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at itinaas ito saka sumabay sa indak ng tugtog. Wala akong nagawa kundi ang sumabay sa kanya. Ngayon lang naman ito. Kakalimutan ko muna ang tampo ko kay Edward. Pagdating ko sa bahay ay naligo ako at nagbihis. Nakita kong sinabit na ni Mama sa sala namin ang medalya at diploma ko. Napangiti ako dahil natapos na rin ang paghihirap ko at nasuklian ito ng tagumpay. Victoria! Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ni Edward. Bumukas ang pinto at niluwa nito si Edward na mukhang pagod dahil hinihingal ito. Edward? Sambit ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. I am sorry. I am really really sorry, my wife. Tinapi ko ang likod niya. Ano pa bang magagawa ko kung hindi siya nakapunta?
Hindi ko na maibabalik ang oras kung wala na talaga. Wala na. Asawa ko, galit ka pa ba? Tanong nito sa akin. Aaminin ko, nagtatampo ako. Hinawakan niya ang kamay ko at umupo siya sa sofa. Nagulat ako nang hawakan niya ang baywang ko at pinaupo niya ako sa mga hita niya. Pinulupot niya sa tiyan ko ang kamay niya. I badly want to be with you, Anya. Napangiti ako. My mother stopped me from leaving. Pinapunta niya ako sa office ni Dad at nagulat ako nang makita ko ang Espinosa family doon. Sorry if I didn't told you earlier but, wife, hinarap niya ako sa kanya. We are bankrupt and my father said that the only way to save our business is if I marry the only daughter of Mr. and Mrs. Espinosa. Napaawang ang labi ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong reaksyon. I suddenly feel insecure. Marahil ay sobrang ganda ng babaeng sinasabi niya. At hindi imposibleng magkagusto si Edward sa babaeng yun. But you're already married. Yes, ikaw lang ang mahal ko, asawa ko. Bigla siyang sumubsob sa dibdib ko. I will tell them that I am married already. In that case, I need you to be safe, so aalis kayo dito. Aniya at muling inangat ang tingin sa akin. Honestly, natatakot ako sa parents ni Edward. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, may ginagawa kaming illegal ni Edward para matakot ako sa kanila. I need to tell them na kasal na ako sa'yo para tigilan na nila ang pagpipilit na ikasal ako sa babaeng yun. Aniya. Napatingin ako sa bintana. Napalunok ako. Pakiramdam ko ay hindi pa ako handang malaman ng magulang niya. Paano kapag nagalit sila sa akin? Tanong ko. That's why, lilipat muna kayo. Pansamantala lang. Nakakuha ako ng apartment dito lang din sa Mindoro. I know my family. They might do something bad kapag nagalit sila. Gusto ko lang maging sigurado, kaya itatago ko kayo sa pamilya ko. Pansamantala lang. Aniya. Napatango na lang ako. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ko lang pagkatiwalaan ang asawa ko. Alam kong hindi ako pababayaan ni Edward, kaya susunod na lang ako sa kanya. Tulog na sila, Mama. Kailan ba kami aalis? Tanong ko. Kailangan natin silang gisingin. They are planning that I will marry the daughter of Espinosa tomorrow. Ano? Bukas agad? Inis kong sabi. Yes. Kaya kailangan nyo nang lumipat. Dahil pag uwi ko dun bukas, ay sasabihin ko ng kasal na ako. Sabi niya. Tumango ako. Naiintindihan ko. Ang hirap ng sitwasyon natin. Bulong ko. Sorry, you're stressed. Aniya. At hinawakan ang pisngi ko. Ang dami lang gumugulo sa isip ko. Sabi ko, I'm sorry my wife, kailangan mo pang danasin ang ganito. I will do anything to make everything's alright. Okay? Aniya at hinalikan ang labi ko. Oo, may tiwala ako sa'yo. Sabi ko at ngumiti. Tumayo na kami at kinatok ang kwarto ni Mama at Papa. Kinising din namin si Kuya. Pinaliwanag namin ni Edward ang nangyayari. Mabuti na lamang at naiintindihan iyon ni Mama at Papa. Lahat kami ay kumilos para maghakot. May natawagan si Edward na truck para kuhanin lahat ng gamit namin at dalhin sa apartment na sinasabi niya. Ramdam ko ang pagod kaya nagtungo muna ako sa dalampasigan bago umalis. Mamimiss kita. Aalis muna ako. Babalik ako dito kapag okay na lahat. Sabi ko at dinama ang malamig na hangin. Vicky! Tawag ni Kuya. Nilingon ko sila at nakita kong nilak na ni Mama ang pinto ng bahay. Nagkabit din si Edward ng double lock. Lumapit sa akin si Edward. Mamimiss mo ang dalampasigan? Saglit lang kayo mawawala rito.
Pangako ko, ibabalik kita dito kapag okay na lahat. Sambit ni Edward. Ngumiti lang ako. Naramdaman ko ang paghalik ni Edward sa noo ko. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kami naglakad papunta sa kotse niya. Nakasunod sa amin ang truck. Lahat kami ay nakasakay sa kotse ni Edward. Wala pang 30 minutos ay narating namin ang sinasabing apartment ni Edward. Hindi ito kasing laki ng bahay namin doon, pero maayos at maganda naman. Mayroon itong second floor at may dalawang kwarto. Mag-share muna kayo ng kuya mo sa kwarto. Sambit sa akin ni Edward. Oo, okay lang. Sabi ko. Naghakot muli kami ng gamit. Biglang napatigil si kuya nang may tumawag sa kanya. Mahal, sorry. Ngayon ko lang nasagot. Nanlaki ang mga mata ko. May girlfriend na ang kuya mo? Tanong ni Edward. Oo ata, yung taga malayo. Sabi ko. Ngumiti sa akin si Edward at sabay naming binuhat ang drawer ko patungo sa kwarto ko. Naglinis kaming buong pamilya at nag-ayos. Nang matapos ay umalis na rin si Edward para umuwi sa Maynila. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Buong gabi ako nagdadasal habang nakatingin sa langit. Naway sumang-ayon ang lahat sa gusto naming mangyari. Kapayapaan. I texted Victoria. I told her that I already arrived in Manila. Few seconds later, she called me. Asawa ko? Bungad ko. Ingat ka dyan ha? Aniya. Napangiti ako. Napaka maalalahan niya talaga. Yes wife, ikaw rin at ang pamilya natin dyan ha? Sabi ko. Sa nga pala, asawa ko pwede bang lumabas si kuya? Magpapabili lang sana ako ng mangga. Aniya, napakunot ang noo ko. I wonder kung wala kayang mangga doon sa apartment para hindi na nila kailangan pumunta sa market. Wala bang mangga dyan? Tanong ko. Wala, promise, mag-iingat si kuya. Aniya. Okay, sure, if you really want it, always lock the door. I need to go, wife. Sambit ko. Sige, asawa ko. I love you. Sambit ko. I love you too. Ngumiti ako at ini-end ang call. Sumakay na ako sa elevator papunta sa office ni Dad. Pagkarating ko doon ay nagulat ako nang makitang nakaayos si Mom at Dad. Mayroong ding nakahangar na suit na mukhang pang-groom. Talagang may plano silang ituloy ang kasal. Edward, ano ka ba naman? We told you that today is your wedding, yet we can't contact you. I cut my mom from talking. Walang kasal na magaganap ngayong araw. Sambit ko. You bastard! Gusto mo ba talagang bumagsak ang negosyo natin? Sigaw ni Dad at naramdaman ko na lamang ang kamao nitong tumama sa pisngi ko. Because I am already married. Sigaw ko at tinaas ang kamay ko. Pinakita ko ang singsing na suot ko. Napatakip si Ma'am ng kanyang bibig at tila ba nanginginig sa gulat. I am already a husband of someone. Madiin kong sabi. Nagpakasal ka nang hindi namin nalalaman? Anong klase kang anak? Dinuro ako ni Dad, pero tinabig ko ang kamay niya. At anong klase kang ama na hindi kayang suportahan ang mga gusto ng anak mo? Sigaw ko. Enough, Edward! Sigaw ni Ma'am. Napatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinampas ang dibdib ko. I will do everything para mapawalang bisa ang kasal mo. I don't care who she is. You will marry the daughter of Espinosa. Today! Gigil na sabi ni Ma'am. Naikuyom ko ang kamao ko. You can't. Huwag nyo nang pakialaman ang buhay ko. Sigaw ko. Hindi ako pinansin ni Ma'am at lumabas ng office ni Dad. Ano bang nangyayari sa'yo? We are your parents. Yet, you can't respect us. Masyado kang nagre-rebelde. Sigaw ni Dad. I am doing what makes me happy. Ayoko na maging tuta nyo ni Ma'am. I am already 27. But I am still not allowed to decide on my own. Ani ko, habang pinipigilan ang luha ko. This marriage will save our company. Bobo ka na nga mag-manage ng kumpanya. Heto na lang ang ambag mo para maging tagumpay pa rin ang kumpanya natin, Edward. Ani ni Dad.
pasensya na kung bobo akong anak mo. Biglang pumasok si ma'am habang nasa tenga niya ang kanyang cellphone. You are no longer married. Bungad niya. Nanlaki ang mga mata ko. Sinarado niya ang pinto at lumapit sa damit na susuotin ko. Hindi mo basta-basta mapapawalang bisa ang kasal ko. She cuts me off. I already did. I paid the mayor you paid. Triple pa ang binayad ko sa kanya para lang ipawalang bisa ang kasal mo sa kung sino mang babae. Aniya at kinuha ang damit ko. No! Sigaw ko. Nilabas ko ang cellphone ko para sana tawagan ng mayor pero agad na tinabig ni Dad ang cellphone ko. Malakas ang pagkakatabing nito. Dahilan para tumilapon ang cellphone ko at mabasag ito. Where this now? Sigaw ni ma'am. Ikinuyom ko ang kamay ko. Napalunok ako. Sasabog na ako sa galit ngayon. Simula ngayon, hindi ko na kayo itinuturing bilang magulang ko. Both of you, go to the fuck hell! Sigaw ko at tinalikuran sila. Malakas kong sinarado ang pinto. Narinig ko ang pagtawag ni Dad sa pangalan ko. Tumakbo ako papuntang elevator. Nakita ko si ma'am na hinahabol ako. Pero hindi siya nakaabot dahil sumarado agad ang elevator. Napaluha ako. Ngayon ay hindi ko na matatawagan si Victoria dahil nabasag ang cellphone ko. Kailangan ko siya ngayon. Pagdating ko sa parking lot ay mabilis akong sumakay sa kotse ko. Biglang may humarang na guard sa akin nang paandarin ko ang kotse. Mr. Salvador! Get the fuck out of my way! Sigaw ko at binusinahan ito. Wala na akong pakialam. Pinaandar ko ang kotse at tumabi ang guard. Pinaharurot ko ito. Nang makalabas ako sa highway, ay nagulat ako nang bumusina ang tatlong kulay itim na kotse. Fuck! Talagang pinasundan nila ako. I know that cars. Kay Dad ang mga iyon. Nagulat ako nang makitang papunta na ako sa traffic. Agad akong lumiko sa ibang eskinita. Hindi ko nailigaw ang mga kotse. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero liko lamang ako na liko sa kahit saang lugar. Nang makarating ako muli sa highway, ay nagulat ako nang makita ang stop sign. Pero dahil mabilis ang takbo ng kotse ko, ay hindi ko agad naapakan ang preno. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang malaking truck. Isang malakas na busina ang narinig ko bago ako tuluyang sumalpok sa truck. Napapikit ako nang maramdaman ko ang paglipad ng sarili kong sasakyan. Mabilis ang pangyayari. Namanhid ang katawan ko. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko. Malabo ang paningin ko at tanging dugo lamang ang nakikita ko. Nakaramdam ako ng hapdi at sakit sa katawan ko. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay ko para humingi ng tulong. Victoria! Nanghihina akong sambit. Kailangan ko ang asawa ko. Call the ambulance. This is Mr. Salvador's car. I repeat, this is Mr. Salvador's car. Nakita ko ang mga paa ng tao na papalapit sa akin. Victoria, hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi pwede. Kailangan ako ng asawa ko. Kailangan kong mapuntahan si Victoria. Mr. Salvador, can you hear me? Nanghina ang buong katawan ko. At tuluyan ko nang naipigit ang mga mata ko. Hindi ako mapakali. Gabi na, ngunit wala pa ring reply si Edward sa mga messages ko. Sinubukan ko na rin siyang tawagan, pero out of reach ito. Nag-overthink na ako. Naiisip kong baka natuloy nga ang kasal nila ng babaeng sinasabi niyang anak ng Espinosa. Nangangamba ako. Pakiramdam ko may mali. Hindi naman kasi ganito si Edward. Magre-reply at magre-reply yun sa akin. Vicky, kumain ka na. Hindi ka pa nagla-lunch. Ani ni kuya at nilapitan ako. Busog ako. Malungkot kong sambit habang hawak lamang ang cellphone ko. Vicky anak, lumapit sa akin si mama at niyakap ako. Hindi ka ipagpapalit ni Edward. Kaya busy yun ay dahil ginagawa niya ng paraan ang relasyon ninyo. Sa tatlong taon ay kilala ko na ang batang iyon. Paniguradong dumidiskarte na yon. Ani ni mama. Tumango ako. Vicky, may tinapay dito. Kumain ka muna.
Habang naghihintay, sambit ni Kuya. Umiling ako. Diyos ko, sabi ni Papa, kaya napatingin kami sa kanya. Nakaupo si Papa sa sofa habang nanonood ng balita sa TV. Bigla niyang nilakasan ang volume, kaya lahat kami ay doon sa telebisyon na pabaling ang atensyon. Kasalukuyang nagpapagaling ang anak ng bilyonaryong mag-asawa na si Rodolfo Salvador at Dulce Salvador. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang sanhi ng aksidente ni Mr. Edward Salvador. Ayon sa doktor, ay malala ang naging lagay ng binata. Nagkaroon naman ng malaking traffic dahil sa aksidente at madaming napinsala. Edward! Sigaw ko nang ipakita sa TV ang kotse nitong nakataob. Nanghina ang mga tuhod ko nang makita ang duguan nitong katawan na nilalagay sa hospital bed. Hindi ako nagdalawang isip na tumakbo palabas ng bahay. Vicky! Tawag nila sa akin. Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa kalsada. Nakakita ako ng nakaparadang tricycle. Agad akong sumakay doon. Sa pier po, manong pakibilisan? Humahagulhol kong sambit. Vicky! Boses iyon ni Kuya. Nang lingunin ko siya, ay nakita kong nakasakay din sila sa ibang tricycle at sinusundan ako. Manong, bilisan nyo, emergency to! Sigaw ko. Alas 7 pa lang, baka maaabutan ko ang huling sakay sa Roro. Kailangan kong makapunta sa Maynila. Kailangan kong makita si Edward. Kailangan kong masiguradong buhay siya. Nang makarating kami sa pier, ay nakita ko ang mahabang pila. Miss, ang bayad mo? Tanong sa akin ng driver. Balisa ako at hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ko siya pinakinggan at tumakbo ako papunta sa bilihan ng tiket. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Ni hindi ko naisip na wala akong dalang pera. Hindi ako makakabili ng tiket. Napatingin ako sa pila. Bumabalik ang mga tao. Tumakbo ako papunta doon. Lumapit ako sa Roro. Kailangan kong makasakay. Sabi ko sa gwardya, Miss, hindi na maglalayag ang mga barko. Malakas ang alon ngayon at madilim. Baka hindi kayanin. Bukas, matutuloy ang paglalayag. Pwede niyo pang magamit ang tiket. Hindi! Kailangan kong makatawid. Sigaw ko at tumakbo papunta sa Roro. Hinawakan ako ng babaeng gwardya pero tinulak ko siya. Napatingin ako sa dagat at ang malakas na hampas ng alon nito sa kinatatayuan ko. Kailangan ko bang languyin ito para makapunta kay Edward? Vicky! Tama na! Sigaw ni Papa. Umiling ako at nilingon sila. Edward! Sigaw ko at napaluhod sa harap ng dagat. Shhh! Anak, pupuntahan natin si Edward bukas. Hindi! Kailangan ko siyang makita ngayon. Kailangan ako ng asawa ko. Sigaw ko. Vicky, tumayo ka na. Bukas na lang. Edward! Sigaw ko at patuloy pa rin sa pag-iyak. Parang awa mo na anak. Hindi natin pwedeng pilitin ngayon. Ani ni Mama habang lumuluha na rin. Hinawakan niya ang balikat ko at pilit akong tinatayo. Hindi ko na magalaw ang mga binti ko dahil sa panghihina. Napakapit ako sa braso ni Mama. Ma! Yung asawa ko, Ma! Hagulhul ko. Niyakap ako ni Mama. Napatigil ako nang makaramdam ako ng matinding pagsakit ng tiyan ko. Aray! Sigaw ko at napahawak sa tiyan ko. Nagulat ako nang makita ko ang dugo na umaago sa hita ko. Anak! Sigaw ni Mama. Bakit may dugo? Vicky? Nag-aalang sambit ni Kuya. Hindi na ako nakapagsalita nang manghina ang buong katawan ko. Nawalan ako ng pandinig. Kasabay nito ang pagdilim ng aking paningin. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita kong nakadextrose ako. Nasa isang private room kami. Napatingin ako sa tabi ko. Nakaupo si Mama sa tabi ko. Nakapikit habang may hawak ng rosaryo at nagdadasal. Ma, nanghihina kong sambit. Napamulat si Mama.
may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Inaalala ko ang huling nangyari bago ako mapunta rito. Anak ko! Ani ni Mama at niyakap ako agad. Bigla siyang umiyak. Ma! Ano pong nangyari sa akin? Tanong ko. Humiwalay si Mama sa pagkakayakap niya sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Anak, nabuntis ka. Malungkot niyang sambit. Lumakas ang tibok ng puso ko. Pero nalaglag mo siya anak. Wala na ang baby niyo ni Edward. Ani ni Mama, dahilan para muling gumuho ang mundo ko. Hindi ako nakapagsalita. Tila ba hindi nagsisinkin sa utak ko? Naramdaman ko na lamang ang kusang pagtulo ng mga luha ko. Buntis ako? Nabuntis ako? Pero nawala rin? Wala na ang baby ko. Napatakip ako sa bibig ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Biglang bumukas ang pinto at niluwa nito si kuya at papa at ang isang doktor. Patawad anak, ani ni mama. Lumapit ang doktor sa akin at chinek ang dextrose ko. I am sorry for your loss, Mrs. Your baby is just almost 3 weeks, which means sobrang maselan pa. Mahina pa ang baby mo. Your father already told me what happened to you that leads you into miscarriage. I advise that next time, take care of yourself for your baby. Napasigaw ako sa sakit na nararamdaman ko. Sobrang kirot ng puso ko. Hindi ko pa alam kung anong lagay ng asawa ko. Pero heto, hindi ko naingatan ang anak namin. Pakiramdam ko ay ako ang pumatay sa kanya. Anak! Sigaw ko. Habang umiiyak, sa mga oras na ito, gusto ko na lang din mamatay kung pinapatay na rin ako ng sakit na nararamdaman ko. Nagising ako nang may marinig akong ingay na nagtatawanan. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Puro puti lamang ang naaaninag ng mga mata ko. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko pero nakaramdam laang ako ng matinding sakit. Aray! Mahina kong himig. Nagulat ako nang hindi ako makapagsalita. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko. Edward! Oh God! Finally! You're awake! Sigaw ng isang matandang babae na may hawak na baso. Biglang dumating ang mga nakaputing damit. Nagulat ako nang makita ko ang katawan kong nakabalot sa puting benda. Wala akong maalala. Sino ba ako? Nasaan ako? Sino sila? Bakit ako nagkaganito? Anong nangyari sa akin? It's been months habang nagra-round ako sa mga pasyente. Nakita kong tumatakbo si Rhea. Be! Gising na raw si Mr. Salvador. Sigaw niya. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Mabilis akong tumakbo para puntahan ang room ni Edward. Yes, nagtrabaho ako bilang nurse sa hospital kung saan siya nakakonfine. Pasimple akong nag-aalaga at nagbabantay sa kanya habang nakakomato siya. Luckily, hindi ako kilala ni Mr. and Mrs. Salvador. Kahit ba nakita nila ako, ay hindi nila ako makilala. Hindi nila alam na ako ang pinakasala ni Edward. 2 buwan din siyang nakahiga sa hospital bed. Nakita kong madami ng nurse at doctor doon na nag-aasikaso kay Edward. Napaluha ako nang marinig ang sigaw ni Edward. Marahil ay ngayon siya nakaramdam ng lahat ng sakit mula sa aksidente niya. Mr. Salvador, can you hear me? If you can, please move your fingers. Napatingin ako sa doktor na nag-aasikaso kay Edward. Napangiti ako nang galawin ni Edward ang mga daliri niya. Napahawak ako sa puso ko. Matapos ang ilang buwan na nakatitig lang ako sa kanya, habang natutulog at nagdadasal na sana ay gumaling na siya. Thank you, Lord. Napatingin ako sa hallway nang makita ko si Angel na tumatakbo. Mabilis akong tumalikod. Edward, my husband! Tila ba tinusok ng karayom ang puso ko sa narinig ko.
pasimple akong sumilip sa room ni Edward at nakita kong hawak ni Angel si Edward. They are married. After ng aksidente ni Edward, kinasal sila kahit narito lang sa ospital. That became a trend back then. Naging sikat sila sa media at inakalang nagmamahalan sila ng sobra dahil kinasal sila kahit na komato si Edward. I also heard na pinawalang bisa ang kasal namin ni Edward. That fucking mayor, mukhang pera. Biglang may mga cameraman at reporters ang pumasok sa hospital. Ang mga guard nila Edward ang humarang sa kanila. Naglakad na ako ng normal, pabalik sa rounds ko. Ang mahalaga ay gising na si Edward. Buhay siya. Dito sa hospital ay walang nakakaalam kung anong relasyon ko kay Edward. Wala akong pinagsasabihan ni isa dahil una sa lahat, wala akong tiwala. You did everything for me. Now, I will do the same, Edward. Hindi pa muna pinauwi si Edward para obserbahan. Nakasimento pa rin ang kaliwa niyang paa, simula tuhod hanggang talampakan nito. Nakita ko ang wheelchair na may controller pa. Nilagay iyon sa tabi ni Edward. Can you say your name? Tanong ng doktor. Kasalukuyan akong nakasilip sa kwarto ni Edward. Edward! Napangiti ako nang sa wakas ay nakakapagsalita na siya. Nag-run ang brain test kay Edward. Hindi tumagal ay dumating na ang resulta. Bea! Tawag ko sa nurse na naka-assign kay Edward. Bakit? Tanong niya at lumapit. Anong lagay ni Edward? Tanong ko. Head injury. Nagka-problema sa memory niya. May amnesia siya. Although mild lang yung head injury niya, pero naapektuhan yung memorya kaya ayun. Ang sabi naman ni Doc, pwede pa siya makarecover at makaalala dahil bibigyan naman ng gamot aniya. Napatango ako. Pwede bang ako na mag-check ng BP niya? Tanong ko. Sige, aniya at binigay ang records ni Edward sa akin. Pasimple akong lumapit kay Edward. Hawak ko ang record book nito. Nakatitig lang si Edward sa kisame at hindi ako tinitingnan. Nakita kong pumasok si Doktor kasama si Mr. Rodolfo. Nag-uusap sila pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Napatitig ako sa mukha ni Edward. Sa loob ng 2 buwan ay ang laki ng pinagbago niya. Nagkaroon siya ng bigote at balbas. Last month pa kasi noong tinrim ito, kaya makapal na naman. Gustong gusto kong pakialaman si Edward, pero hindi pwede. Nurse Vicky, tawag ng doktor sa akin. Yes po? Tanong ko. Mr. Rodolfo, she is Vicky, a good nurse here in our hospital. If kailangan nyo ng private nurse, I can give you the best employees here. Aniya, nanlaki ang mga mata ko. Private nurse? Yes, please. We will think about it. Aniya, dumating ang mom ni Edward na may dalang bulaklak na mukhang para kay Edward. Napatingin ako kay Edward bago lumabas ng kwarto. Nakapikit na naman siya. Ako ang naaawa sa kalagayan niya. Asawa pa rin ang tingin ko sa kanya at mahal na mahal ko pa rin siya kahit napakasakit sa akin na malamang kinasal siya sa iba at pinawalang bisa ang kasal namin. Salamat! Sabi ko kay Nurse Bea, sabay abot ng records ni Edward. Ngumiti lang siya sa akin at lumakad na palayo. Tumunog ang wristwatch ko. Tapos na ang duty ko. Nagtungo na ako sa room ng mga nurses kung saan maraming locker. Binuksan ko ang locker ko at kinuha ang sling bag ko pati ang paper bag na may lamang damit ko. Dito na ako nagbibihis dahil baka madumihan pa ang puting uniforme sa labas. Mahirap maglaba. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay mama na pauwi na ako. Napangiti ako nang makita ang wallpaper namin ni Edward noong kasal namin. Kahit hindi mo ako maalala, hindi ako susuko. Hindi kita susukuan, asawa ko. Pagdating ko sa ground floor, ay nakita ko si Angel. Mabilis ang paglakad niya patungo sa parking lot.
Hindi ko maintindihan ang sarili ko, pero sinundan ko siya. Fuck you dyan! Ani ni Angel, kaya napatigil ako. Nasa tainga ang cellphone niya. Tumingin siya sa paligid, kaya agad akong nagtago sa likod ng isang kotse. I am married. No! Are you fucking crazy? You're too obsessed with me. Aniya, napakunot ang noo ko. Sinasabi niyang kasal siya. Ni hindi ko nga nakita na pinunasan niya na bimpo si Edward habang nakakomatose. Of course, fuck is just fuck. Maarte niyang sabi, kaya napatakip ako ng bibig ko. Sino kaya ang kausap niya? May iba ba siyang lalaki? Hindi niya ba talaga mahal si Edward? Fine, I need to go, bastard. Narinig ko ang footstep ng heels nito, kaya sinilip ko siya. Sumakay siya sa isang magarang sasakyan at mabilis na nag-drive paalis. Please, sana hindi mo mahal si Edward, kasi babawiin ko ang asawa ko sa iyo. Weeks later, sinabi ng doktor na maaari na ako makalabas at umuwi ng bahay. I fucking don't know why my wife is not taking care of me. Angel, tawag ko sa asawa ko habang nagsesalpong lamang. What? Iritang sagot nito. I need to pee. She said, she's my wife, but she's not acting like one. Please put me in my wheelchair. Sabi ko, nakita ko ang pag-irap niya sa akin, saka tumayo. Inalalayan niya akong umupo sa wheelchair. Saan ka naman pupunta? Inis niyang tanong. Comfort room, sagot ko. Hindi niya ako pinansin at binalik ang atensyon sa kanyang cellphone. I don't care. I can do it by myself anyways. Gamit ang controller ay mabilis akong nakarating sa banyo. Nilak ko ang pinto. Medyo hassle lang pero alalay ko naman ng kanan kong paa na nagagalaw ko. Honestly, mabilis akong nakarecover dahil ako lang mag-isa ang kumikilos. A nurse tried to assist me, but I refused. Sobrang awang-awa siya sa akin, kaya nainis ako. All the media is on me. I checked the news and it's all about me. Articles on how I did survive from a car accident. I am still thinking. Why? Tanga ba ako noon kaya ako na-aksidente? Ang sinabi lang sa akin ng parents ko ay overspeed at loss of brake. But hell, gusto kong malaman kung bakit ako sumalpok sa truck. Why did I overspeed? Ang hirap nang walang maalala. Tapos baldado. Fuck! How I wish that I just died. Bulong ko at flash ang bowl. Pagbalik ko ay nakita kong nagsa-cellphone pa rin si Angel. Angel, can you please tell me how did we meet? Tanong ko, I just want to know if I really did love you. Because right now, I can feel it. We met at your company. Then, you fell in love and proposed to me but na-aksidente ka. As you can see on social media, I still married you kahit comatose ka. Hindi pa ba sapat yun? Inis niyang sabi at tumayo. Nagulat ako nang iwanan niya ako at padabog na isinarado ang pinto. What did I do wrong? Bakit ganito kayo lahat sa akin? Fuck my memories! Taimtim ako nagpapahinga. Pero nabasag ang katahimikan sa ingay ni ma'am at ng doktor ko. We're really sorry. We're really sorry. Nurse Rhea can't make it. She's pregnant. Nito lang nalaman kaya hindi niya kaya maging private nurse. I will suggest Tessa or Vicky. Ani ni Doc. Si Nurse Rhea ang nag-exercise ng braso at likod ni Edward. Can they do that? Tanong ni Ma'am. Minulat ko ang mga mata ko. Yes, Vicky can. Tell them I am gonna make a contract. I hope they accept my offer. Honestly, I am a busy businesswoman, so I can take care of my Edward. So, I hope they can. Besides, babayaran namin sila ng malaking halaga. Rinig kong sabi ni Ma'am.
Naikuyom ko ang kamao ko. Ipapaalaga nila ako sa iba? Fuck! I can take care of myself. Hindi ko na kailangan ng kahit na sino na maaawa sa kalagayan ko. Dahil baldado ako. Lumapit sa akin si Ma'am. Umalis na rin si Doc. Edward, kailangan mo nang gumaling. Our company needs you. Also the Espinosas. Aniya, sabay talikod sa akin. Bago siya lumabas ng kwarto ko, ay nagsalita muna ito. Your wife will come here and take you home. Mija will be outside. Ayusin mo ang sagot sa kanila. Tell them that you're happily married. Umalis na siya at naiwan ako mag-isa. Tumitig ako sa kisame. Kahit anong gawin kong pag-iisip tungkol sa nakaraan ko, wala talagang pumapasok na memory sa akin. Ang naaalala ko lang ay simula na magising ako. Edward? Bulong ko. Parang may boses akong gustong maalala na tumatawag sa pangalan ko. Hindi ko maintindihan. Biglang dumating si Nurse Bea at pinakain ako ng soup. Hindi pa ako masyado sa solid foods. Nang matapos akong pakainin, ay dumating si Angel. Let's go, Aniya. Sobrang laking tuwa ko nang malamang tuloy ang pagiging private nurse ko. Agad akong umagri at sabay-sabay kami ni na Bea at Daisy na pumirma sa kontrata. Wow, ang laking pera nito. Bulong ni Daisy. Oo nga, 80,000? Ani ni Bea. Sa totoo lang, ay hindi na mahalaga sa akin ang sweldo. Ang kailangan ko ay mapalapit kay Edward. Malaman ang kalagayan niya at maalagaan siya. Sobrang laking pasasalamat ko na naging nurse ako. Kinabukasan ay simula na ng trabaho namin. Sabay kami ni na Daisy at Bea na nagtungo sa mansyon ng mga Salvador. Sobrang laki ng bahay nila. May isang matandang babae na yaya ang lumapit sa amin. Tuloy kayo! Aniya at naglakad. Sumunod kami. Nakapasok kami sa bahay ng mga Salvador. Nagtungo kami sa living room nila na sobrang laki. Napatitig ako sa sofa na sobrang eleganteng tingnan. Pati ang mga frames na nakasabit sa pader. Meron pang mga bulaklak at halaman sa bawat sulok. Pati sa center table. Ang ganda! Komento ni Bea. Nasaan na kaya si Edward? Bigla kong narinig ang footstep pababa ng hagdanan. Napatingin kami doon. Finally, nandito na kayo. Ani ni Angel. Dumating si Mrs. Salvador kasama si Edward na naka-wheelchair. Napahawak ako na mahigpit sa folder ko. Sa wakas, nakikita ko na ulit ang asawa ko. All of their contracts are signed. These three nurses will do everything that my husband needs. From nursing to literally babysitting. Ani ni Angel. Napatitig ako kay Edward. Nakabusangot ito. Hindi ko pa siya nakikitang umiti mula nang nagising siya. As you can see, he can't walk. Very good. For 80,000 per month, all of you are hired. You may start your work today. Sambit ni Mrs. Dulce at daladala ang mamahali niyang bag na lumabas ng main door. Sinundan ito ni Angel. Naiwan si Edward. Kinuha ko na ang pagkakataong ito dahil hindi nakatingin si Angel. Akmang aalis si Edward pero hinabol ko ito at hinawangan ko ang handle ng wheelchair niya. Dadalhin ko na po kayo kung saan kayo pupunta, sir. Mahinahon kong sabi. I can handle myself. Aniya. Pero, bitaw! Cold nitong sambit. Agad akong napabitaw sa wheelchair niya. Para bang may kung anong kirot ang naramdaman ko sa inakto niya sa akin. Naistatwa lang ako habang nakatitig kay Edward. Nasasaktan ako tuwing tinatrato niya ako ng ganito. Pero anong magagawa ko? Hindi niya ako maalala. Fuck those eyes. Irita niyang sambit at pinaandar ang wheelchair niya. Edward! Tawag ko sa kanya. I miss calling him by his name. I miss him so much. Don't you dare call me by my name. Humarap siya sa akin.
You don't know me. We're not close. Napayuko ako at pinigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Itatanong ko po sana kung may kailangan kayo dito sa kusina. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan kong mapag-isa. Halos mapatalon ako sa gulat. This is the first time na sinigawan niya ako. Masakit. Sobrang sakit. Nahihirapan ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Sorry po. Sambit ko. Out of my sight. Aniya. Vicky, tara na. Tawag ni Bea at hinila ang kamay ko. Napapikit ako ng mariin at pinigilan ang luha ko. Ang sama pala ng ugali niya. Ani ni Bea. No, he's not that bad. He's the kindest when he's with me. Maligaya ang puso ni Victoria dahil isa siya sa kinuhang private nurse ni Edward. Gayunpaman, matinding sakit ang nararamdaman niya dahil bukod sa hindi siya nito makilala, ay napakasungit din ito. Pumalik na kaya ang alaala ni Edward sa pagtigil ni Victoria sa mansyon ng mga Salvador? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po! Shoutout po sa pamilya Salundagit at kay Ma'am Marian Asuncion. Maraming salamat po sa inyong suporta.